Mga kapuso, ngayong Mayo ay asahan pa po ha, ang pagtindi ng init ang panahon. Mula noong May 1 hanggang May 2 ay nakapagtala ang pag-asa ng 34.6 degrees Celsius na maximum temperature dito po yan sa Metro Manila. 32.2 degrees Celsius naman noong May 3, yun yung nung linggo. 36.5 degrees Celsius ang maximum temperature na naitala kahapon po yan. At kanina, umakyat ang temperatura sa Kamaynilaan sa 37.3 degrees Celsius. Ang init factor niyan mga kapuso mas mataas sa 41 degrees Celsius. Pero bukas, posible pong umabot muli sa 37 degrees Celsius ang maximum temperature dito sa Metro Manila. Posible namang umabot sa 39 degrees Celsius ang maximum temperature dyan sa May Tuguegarao City sa Cagayan. 26 degrees Celsius ang temperatura sa Baguio City mga kapuso. 38 degrees Celsius sa Suig, Zambales at 36 degrees Celsius ang maximum temperature dyan sa may San Jose Occidental, Mindoro. Posible namang umakyat sa 34 degrees Celsius ang temperatura sa Cebu City at 36 degrees Celsius sa may Katarman, Northern Samar. Samantala, 34 degrees Celsius ang inaasahang maximum temperature na maitatala sa Davao City habang 35 degrees Celsius dyan sa may Zamboanga City. Mga puso, ayon sa PAGASA, nananatiling apektado ng ridges ng high pressure area. Ito po yung nagdadala sa atin ng mainit na panahon, lalong-lalo na din sa may northern at central Luzon. Habang easterly naman, ito yung hanging mainit mula sa silangan ang nakakaapekto o umiihip sa iba pang bahagi ng bansa. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Welcome back, Mang Tani. Na-miss po namin kayo. Nako, Mayo na po. Inaasahan bang mas iinit pa ang temperatura sa bansa? Yes, Vicky. Alam mo, mga Vicky, mga kapuso, actually, mas mainit ang buwan ng Mayo kaysa sa Abril at Marso. At hindi lamang init, Vicky, kundi pati yung alinsangan kasi sabay na nating nararamdaman dahil nagbabago na yung moisture availability dito sa ating bansa. Kaya kasabay ng mainit o mataas na temperatura, nandyan din yung alinsangan ng panahon, Vicky. Mm-hmm. Mang Tani, di ba merong sinasabi po tayong temperatura? Pero iba pa nga ito sa tinatawag nating heat index, di ba? O yung nararamdamang init. Ano po ba ang pinakamatinding heat index na naranasan na sa ngayon? Hindi dito sa Metro Manila, Vicky, kung hindi dyan sa may Pangasinan na kung saan umabot ng 51 degrees wow. Celsius. Yan yung init factor, Vicky. Ha? At yung ganyang katinding init, pwedeng magdulot na ng heat stroke. At may damalita na tayo na mga ilang kapuso natin na naging biktima na ng heat exhaustion at saka ng heat stroke. Kaya mga kapuso, yung binanggit natin kanina na 37 degrees Celsius, mas mainit po yung init factor noon na 41 degrees Celsius at ganun din inaasahan natin bukas. Pero Vicky, kung ikaw ay nakabilad sa araw tulad ng mga frontliners natin, yung mga nagbabantay dyan sa mga checkpoint, yung mga nakabilad sa araw, magdadagdag ka pa ng mga 7 to 8 degrees Celsius. So yung 41 na yan dito sa Metro Manila, magdagdag ka pa ng 8, mga 49 degrees Celsius. Yung ramdam na init ng tao na nakabilad sa matinding sikat ng araw. Nako, matindi nga yan. Tapos may mask pa, tapos mayroon pang face shield. Talagang doble-doble yan ang nga, init. Vicky. Oo, nako sige, maraming salamat po sa inyo, Mang Tani. Ingat po kayo. Maraming salamat din, Vicky, ha? At ingat po tayong lahat. Makakausap po natin ngayon si Neng Juliano.